Hello guys, isa na namang magandang umaga para sa ating lahat. Napakaganda ng araw na ito. Lumapasok na naman ako sa work. So, medyo late na tayo nagising ngayon. Mga alas 8:30 na. Kaya nawala na ako ng parking. Usually nagpo-park ako sa street para libre. Kaso kailangan ako maglipat every 2 hours. Pero ngayon, pumunta ako sa parking space sa Canada, tinatawag nilang parking. At ang bayad dito ay 11 bucks o 400 para sa isang buong araw. Para sa akin, mahal. Kasi yung 11 bucks na yun, pagkain ko na yun. Pero ganun talaga. Dahil late tayo magising, di ba? Bubay tayo. Bukas aga ako na lang. Okay? Yun guys, so papasok na muna ako. Ito guys, pakita ko lang yung dinadaanan ko. So, ito ang itsura ng downtown Winnipeg. Ganda. Medyo patapos na yung winter pero malamig pa rin. Negative 8 ngayon. Kaya nakabukas pa rin yung mga heater. Yan. So, ang kagandahan dun sa pinagparkingan ko eh may access siya sa skywalk. Ito naman yung ibang side. Ayan. Ito yung papasok ng downtown. Yun oh. Ganda ng panahon ngayon. Grabe oh. Ganda ng ulap. Hindi ganun kalamig. Ayan. So maglalakad tayo ng mga 5 minuto. Pasok. Ito naman ang Manitoba Archives. Ayan. Hindi ko alam po na yan eh. Hindi ko pa napapasok yan. So, pasok muna tayo. So, dito sa Winnipeg, meron kaming tinatawag na Skyway. So, pwede kang maglakad. Tapos yung mga building sa taas, pwede kang maglakad sa around the city nang hindi lumalabas. So, accessin mo lang yung skyway. Yan. Kami tayo hat din. Oh my god. Yan, nakalabas na tayo ng skyway. So malapit na akong pumasok sa opisina. Papasok na naman tayo. Magtatrabaho. Yan. Yun lang guys. See you later. Grabe yung snow, no? Kala nyo maganda yung snow. Sa unang bagsak lang maganda yung snow. Katagalan ng pangit din. Parang putik. Yan. Okay, lakit na tayo. Yan yung ano ko. Building ko. 2 hours later. Is this a coffee shop? Yep. Oh, ang dami nag-gym. Good Life Fitness. Grabe guys, ang ganda oh. Winnipeg. Ayun guys, kababalik ko lang sa opisina ko. Pagod na pagod ako nga ba ng nilakad ko. Pero, ito, balik ulit tayo sa realidad. Work muna tayo. Hello guys, so katatapos lang ng trabaho ko. Palalabas ko lang sa opisina. At napakaganda pa rin ng araw. Tirik na tirik yung araw eh, oh.
grabe. So yun guys, malapit na kasing mag-spring kaya hindi na ganun kalamig. Isang digit na lang negative 8. Pero pag winter dito, kasagsagan ng winter, usually negative 30. Tapos it feels like negative 40. Grabe, kaya ang dapat na pwede. Yung jacket nyo, hindi ka pala kayo dito. Recommend dito lang kayo bumili. Kasi minsan dito may mga deals rin naman eh. Tapos mas mura pa yung jacket. Kesa kayo bumili sa Pilipinas, pagdating nyo dito, hindi nyo rin naman magamit. Di ba? Kaya guys, dito na lang kayo bumili. Sa Canada. Yun guys, so umuwi tayo na maaga ngayon. Nagtrabaho na lang ako sa bahay ng mga isang oras. Lalakad lang ako. Guys, kung napapanood nyo to, send nyo lang ako ng message kung ano yung mga gusto nyo itanong sa akin. Sasagutin ko sa susunod na video. Okay? Yan, so papunta na tayo sa parking space. Grabe ano, so ang bilis ng panahon. Naalala ko noon na akong dumating dito. That was May 2014. So ngayon ay March 2023. So ilang buwan na lang mag-anniversary na ako. Hindi ko mabuksan. Mag-anniversary na ako. Ilang buwan, dalawang buwan na lang bago mag May 2023. Napakabilis ng panahon. So magte-10 years na pala ako ngayon. Ano kaya magandang gawin sa May 2023? Ano, naalala ko nung una akong dumating dito, ang sweldo ko lang maliit, wala pang 30 mil sa isang taon. Ngayon, pwede na. Sa next video. Pakita ko lang sa inyo guys kung ano nakikita ko dito sa downtown. Nagsisimula na mag-uwian yung mga tao. So yun guys, so ito yung yan yung downtown. So, yung mga nakikita nyo sa sakyan, palabas yan ng downtown. So, dito sa Winnipeg, hindi ganun katataas yung mga building. Pero, pwede na. Like, ito na siguro yung isa sa pinakamataas. Mga 30 floor siguro yan. Tapos ito, ito naman yung tinatawag nilang Winnipeg Health Clinic. Pasensya na guys, magulo. Pero yan, so, yan, ang ganda no? Nga, so napakabilis ng panahon. Akalain mo yun, magsasampung taon na ako dito. Pero maganda naman yung experience ko. Halos nalibot ko lahat yung Canada. Nakapunta na ako sa Vancouver. Dahil sa una kong trabaho dito. Kasi sa una kong trabaho, pinapadala kami sa iba't ibang lugar. So pinadala kami sa Toronto, sa Alberta, Calgary para sa annual training namin kasi sa ibang lugar kami nagka-training that time. Nakapunta na rin ako sa Quebec. Siguro ang pinakapaborito ko sa mga napuntahan for the past 10 years dito sa Canada ay Quebec saka Vancouver. Kasi ang ganda ng ang ganda ng lugar nila. Para ka nasa ibang bansa. Para ka nasa France actually. Sa Quebec, maganda sa Quebec kasi sabi nila, yung mga structure doon, yung mga building, based sa mga buildings dun sa France. So, pag pumunta ka doon sa Quebec, para ka na rin nakapunta sa France. Yun, so, kapapasok ko lang sa parking. Wala masyadong tao sa parking kaya medyo malakas ang boses ko. Yun guys, so malapit na tayo muwi. Wala masyadong tao dito. Yun ang maganda sa kagandaan sa Canada. Hindi masyadong maraming tao. Unless nakatira ka sa Toronto, di ba? Yun lang. Maraming salamat sa pagsubaybay. Sana patuloy nyo pa rin pagsubaybayan yung mga kalokohan ko, videos ko. Makita ko sa inyo kung ano nakikita ko dito. Yan guys, so yung building na yan, yan yung tinatawag na Manitoba Legislative. So yan yung parang pinaka city hall namin dito. Try nating i-zoom. Yan guys, so
Tuwing nakikita ko yan, naalala ko yung building sa Washington. Kapareho niya yung ano, sa Washington. Yan. Yun guys, oh, nakasakay na tayo sa sasakyan natin. At so maya-maya lalabas tayo. Bali, ang babayaran natin mamaya for the parking ay $11 o sa peso. Since ang rate ko ay 41 peso, that'll be 410 Philippine peso. At para sa buong araw na yun. Actually, dito sa Winnipeg, wait lang ah. Lord, sana po gabayan niyo po kami sa pag-drive ko. At iwasan niyo po ako sa mga pasaway na drive. Ayun. Anyway, yun lang. Kasi naranasan kong ano eh. Sinasabi ko yung sarili kong manalangin bago mag-drive para makaiwas tayo sa accident. Anyway, going back to the parking, mura na siya actually, $11. Kasi ang usual parking dito sa downtown Winnipeg ay kulang-kulang nasa $15-$16. Pinakamahal na siguro yung $16. So, $11 is cheap, not that expensive. Mag-o-park kayo, punta kayo dito sa Hudson Bay kasi maraming parking dito eh. Yun nga lang, maraming pasaway dito. So, so mag-park na lang kayo dito sa medyo maliwanag. Ano? Dito dito. So, sumahan nyo na lang ako guys kasi wala ako kasama sa pag-drive pa eh. So, pero sana tuloy-tuloy na yung ganitong weather, no? Kasi grabe, sobrang tagal din ng winter dito. Ang winter dito sa Manitoba, almost tumatagal ng 6 months. So, October pa lang, November, malamig na. November, pag nag-snow na yan, usually di na natutunaw yan hanggang March or April. So, ganun katagal, almost 6 months. Kaya, kung di ka sanay sa snow, nakaka-depress para sa ibang tao kasi wala ka ibang makikita kundi puro puti. Pero for other people who love snow, bang! It will be a paradise for them. Naks! Bang! Papa-English tuli ako eh. Hindi, para sa iba kasi mahilig sila sa snow kaya matutuwa sila pag-winter. Pero yung iba, hindi mahilig sa snow. Malulungkot sila, di ba? Personally ako, iniwasan ko na yung ganun. Like, hindi, parang nakakapagod na laging malulungkot ka, di ba? So, ang buhay, especially nung pandemic, na-realize mo na yung buhay is sobrang bilis lang, di ba? So, ba't mo ikakalungkot yung mga bagay na normal naman, di ba? So, might as well be happy, right? Like, just enjoy life, you know? You know. Okay. Here we go. Yeah. No discount. No? Okay. Yeah. I hope they discount it by 50%. Bang! Did it go? Where? At the rooftop? Yes, yes. Is that free? Really? Yes. Here? Or? Oh, I see, okay. You have to pay for the service. Oh, I see, okay. Next time, okay. What's your name? Attila, nice to meet you. Okay, bye, take care. Attila. Ang ganda ng pangalan niya, Attila. So sabi niya guys, usually daw ang parking ay libre kapag ka nagpa-service ka dun sa rooftop. I wonder kung magkano yung service na yun. Usually mahal yun. Kaya mamamaya pumalo yun na 100, di ba? So siguro kasama dun sa service na yun,
lilinisin siguro nila sa sakyan mo, may oil change, di ba? So, ayan. Oh, okay. Parang masarap bumili ng turon. Okay. O sige, mamaya na muna guys. Okay, magpo-focus muna ako. Guys, so tumigil muna ako. Nandito ako sa tindahan na tinatawag nilang Pan de Cretos. So, bibili muna ako ng turon. Okay, wait lang. So guys, ito na yung turon. Bumili ako ng 10 turon for $7.50. So sa peso, kulang 300 pesos. Sarap! Grabe, sarap. Ayun guys, nakauwi na tayo. Gusto ko lang pakita yung ano ko, yung daanan sa likod. O tinatawag na back road. Punk! Hindi ko alam tawag eh. Grabe, ang gulo. Ang gulo ng likod namin. Kaya pangarap ko sana makalipat ako ng lugar. Yun ang pangarap ko. So, sana guys, Lord, guide me with my dreams. Yun lang. Okay, bye!